Okay ka pa ba ng ano, yung padding? Martin. May taga-plaster ka. Hindi naman ho. Hindi, may taga-plaster pero syempre... Kaya naman na siguro niya yun. Sa laulan, masyado ka ibupagano. Hindi, meron nga daw. Meron? Hindi, meron pero... Sabi tutulungan siya. Tutulungan ako kapaglagay nung... Pero syempre, ako yung nakatakip sa pera. Pero may ano ka, may padding ka sa puwet? Pag meron. Sa hips? Meron sa hips. So, bigat nung ano? Meron din minsan yung tinitape. Dito. Oh, ginagawa ni Paul. Ginawa pa rin ng boobs, no? Merong part na prosthetics, tapos merong part din na pag sa mga pageant nakita yung cleavage, yung titapan lang. Iipit na gano'n. Hindi ka makahinga. Talaga, oh, ipit-ipit na yung dito, ipit na yung dito, ipit na yung dito. Lahat. So, ang dami mong mga burn. Eh, ano ka pa naman? Masakit. Gifted ka pa naman, di ba? Oo. At yung madali i-tape yun. Madali i-tape yun. Di ba? Parang, di ba? Medyo ano... Medyo ano, effort. Pero masakit. Masakit ano, masakit siya. Masakit siya. Paano kung masi-CR ka na? Ay, hindi pwede. Talagang hold it in. Kasi mahirap. So, ngayon alam mo na kung paano pa naghihirapan ni Paolo Ballesteros yung pag makagirl siya. Pati ibang mga bading. Oo, diba? Yung dosa. Kahit yung ano yung wig na buong araw lang nakaano sa ulo. Ay, mainit. Pag madaling araw kasi nakaano siya, nakaklip na. Kaya pala lumipistay ba ako? So, pag ano na, madaling araw na, medyo parang masakit na sa ulo siya. Mainit na, parang nakaganon. So, ilang wig ba yung sinuot mo? Marami. Iba-ibang iba yung wig ko pagkaharap ko si Aki. Iba yung ibang personality. Pero nung nakita mo, Martin, na yung mga standing yung sa silihan, may ganang ganda-ganda mo sa ano. Don Zulmeta. Yung bang peg mo? Lalakad nga ako na. Kasi pag minsan sa mall, nadadaan ako. Sobrang ganda mo. Parang sabay lang, may pagka Don Zulmeta. Don Zulmeta. How do you feel na parang ganun kakalaka? Palestinian yung alam mo ba ganun kakaganda kung nakagirl? Doon mula ka? Marami. Then, ano, na-flatter naman kasi kung doon si Don Silueta kasi ganda-ganda kaya ni Don Silueta. So, nakaka-flatter. So, feeling mo ang ganda-ganda mo rin sa nakaka-girl? Naganda ka rin sa sarili mo? Oo. Parang may sumanib ba sa'yo? Tapos, Martin, pwede kang ikumpara siyempre doon sa unang gumanap. Alam mo naman na nanalo ng award dito. Christian. Dito siya palang talaga nakilala, nanalo siya ng award. Alam mo, ikumpare ka sa naunang gumanap. Alam ko naman. Saka alam ko naman po na siya po talaga yung marks. Tapos ako yung kinuha ni na pinakapalat. Pero pinanood mo ba yung performance? Yung Die Beautiful. So, anong parang ginawa mo para ibahin yung... Kanya-kanya naman po kasing interpretation ng character. So, kung merong interpretation si Christian, iba rin yung sa akin. So, paano mo i-describe yung gawa mo kay Marks? Paano mo i-describe? Kasi dito sa Born Beautiful, parang mas nakasentro yung storya sa buhay, sa struggles ni Barb. So, siguro mas maraming na-touch na layers, kumbaga, sa character yung Tom Born Beautiful para kay Marv. So, maraming bago. Hindi lang puro comic relief. Pero sa tingin mo, hindi ka naman magpipil in comparison sa galing ni Christian. Siyempre, hindi natin maiwasan yung mga tao na i-compare. Pero, basta ako, inawa ko naman po yung best ko. Yun lang yung masabi ko. And sana ma-enjoy nung tao yung interpretation ko kay Barbs. Pero kita agad na, mas maganda ka sa kanya. Inamulat ng dula. anong minahal mo kay Barbs? Bak? Anong minahal mo? Si Barbs po kasi, pag nagmahal siya, todo-todo, yung bigay lahat. Siguro yun yung bagay na... Hindi, yun nga. Parang siguro kung iko-compare ko si Barb sa akin. Ganun ka din. Yun yung personality ni Barb na pwede kong may halit tulad sa akin. Sino huli mong minahal, Mark?